Magandang araw sa inyo mga bro. Welcome to another video. Ngayon panibagong tutorial na naman tayo. Bale ngayong araw mga bro, ang gagawin ko magpapalit lang tayo ng kadena, tsaka front sprocket, tsaka rear sprocket. Meron tayo dito ng customer Raider 150 mga bro. At ayun na nga mga bro, bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin. So tara! Bago tayo mag-umpisa mga bro, share ko lang sa inyo kasi nahirapan tayo maghanap ng sprocket ng pang Raider 150. Meron silang 1 set mga bro na binibenta, kaso 1-3, 1-4, 1-3. Tapos naghanap tayo sa mga shop ng paisa-isa mga bro. Kung nakakuha tayo ng rear sprocket mga bro, 4-2-8, 42 teeth. Naghanap sana ako ng 40 tsaka 38, wala silang available. Ito yung available nila mga bro, 42. Tapos nakabili tayo ng engine sprocket, ganun pa rin, 15. So 100 lang yan. Tapos nakabili tayo ng kadena mga bro. So bali mga ano rin to eh, mga 700, no? So 700 mga bro. Iba-iba yan ang binila namin kasi pag 1 set pag 1 set 1-3, pero nagbili kami ng paisa-isa, so 700 lang. So nakamura tayo. Ayan, umpisahan na natin. Ipapakita ko sa inyo mga bro na kailangan na talagang palitan yung kadena. Kailan ba natin malalaman na palitan na yung kadena mga bro? Ganito lang gawin yung mga bro ha. So pag ganito yan, yung kadena natin, mayroong mga roller yan, ayan, umiikot yan mga bro, umiikot yan. Ngayon pag ginanito yung kamay nyo, pag ginanito nyo, ayan, dinig nyo, so ayan o, ibig sabihin maluluwag na yung mga roller nya, diba mga bro? So kailangan palitan yung kadena. Isang paraan mga bro, para malaman nyo na palitan na yung kadena nyo, maluluwag nya, possible nyan, maputulong pa kayo nyan sa biyahe, ay magka-aberya pa mga bro. So ayan, isang paraan ng pag-check. Paano naman malalaman yung sprocket mga bro na palitan? Tingnan nyo mga bro kung gaano katulis yan mga yan. Matutulis na, tapos may mga bungi-bungi na. Ayan, kita nyo ba? So palitin na. Tapos isa pang paraan para makita nyo mga bro, tingnan nyo sa ilalim, ayan. So hindi na lumalapat, ayan may mga butas na, oh. Kita nyo ba mga bro? Dapat kasi nyan nakaganito yan, oh. Nakaganyan yan. Pero tingnan nyo to pag iniikot ko, ayan, oh. Dito sa baba, ayan, kita nyo yan mga bro. So luluwag na. Dapat hindi naman ganyan yan eh. Dapat nakaganito yan, fix. Sa taas kitang kita mo. Tapos pag iniikot mo yan mga bro, parang ano, drum set. Ayan o. Ayan mga bro, umpisa na natin. Ang gagawin natin dyan, unang gawin natin dyan, dahil nakashifter siya, tatanggalin natin to, yung gear shifter niya mga bro. Tanggalin natin yan. Tapos tanggalin natin tong cover ng engine sprocket mga bro. Tapos luluwagan natin tong axle niya, kasi kakalasin natin yung sprocket niya eh. Ngayon kung kadena lang yung papalitan niyo mga bro, kahit huwag na kayo magkalas, pero obligado natin tanggalin yung sprocket kasi ipapalit tayo ng bago. Ang unang gawin natin dyan mga bro, tanggalin muna natin to. Ngayon naman mga bro, tatanggalin natin tong axle niya para matanggal natin yung gulong. Gamit lang kayo mga bro ng size 14 back wrench dito, tapos sa kabila gamit kayo ng 710mm. Kung nakita nyo, natanggal na natin yung gulong. Ang gawin natin, palitan muna natin yung kanyang sprocket mga bro. Ngayon mga bro, sa pagtatanggal ng sprocket, kung nakita nyo mga bro, hindi lahat ng motor ay mayroong ganito, mayroon siyang lock mga bro. Ayan o, diba? So nakaipit siya. Ang gagawin natin dyan, pukpukin nyo lang ng flat screw yan para matanggal. So pukpukin natin. Gamit lang kayo mga bro ng size 12 back wrench. Pagkatapos yung mga bro na makalas yung mga lock nya, ayan, pwede na natin matanggal yan. So itabi natin tong mga lock, kasi magagamit pa natin to eh. Ayan mga bro, kung nakita nyo, natanggal na natin. Total nagbaklas na rin naman tayo mga bro ng flange nya. Ayan, lilinisan na natin, tapos lalagyan natin ang panibagong grease or grasa mga bro. So linisan natin. I-check nyo na rin yung rubber damper nya mga bro, kasi yung mga maalog na sprocket mga bro, pag ginagalaw nyo, ito yung nagiging dahilan dyan mga bro. So napapalitan naman yan, kasi mga bro dito kumakapit yung ayan.
ito, di ba? So nakapix siya dyan. Pag once na maalog na ito masyado, yan, papalitan nyo ng rubber damper mga bro. So okay pa naman siya. So install na natin yung banibagong sprocket. Kabit lang natin to. Ito mga bro, sprocket, hindi lang basta kinakabit yan mga bro. Kung nakita nyo to, walang mga pangapangala, no? Di ba? Yung sa kabila, kung nakita nyo, dito nakalagay yung, ayan, MSK 42. So ito yung nasa labas. Kabit na natin. So yun mga bro, mamaya natin higpitan. So ang gawin natin, so lagyan muna natin ang to. Linisan natin mga bro, tapos lagyan natin ng panibagong grasa. Ayan mga bro, pagkatapos nyo may balik yung sprocket, nakabit nyo na, pwede na natin siyang isalpak ulit, pwede na natin siyang ibalik. Tapos mga bro, huwag nyo kakalimutan yung mga bushing nya. Pag nakalimutan nyo kasi yan, aalog-alog dyan. So ibalik na natin. Kung nakita nyo, nakabit na ulit natin. Medyo mahirap lang mga bro, tatagay nyo lang. Lalo na kung mag-isa lang kayo mga bro, medyo mahirap yan ipasok. Kasi gawa nung ano, gawa nito ng brake pad mga bro. Mahirapan kayo dyan eh. Tapos mga bro, tips ko sa inyo, luwagan nyo na siya. Ito, medyo lagyan nyo nisa ng alawas mga bro. Kasi dito tayo mag-a-adjust ng kadena eh. Diba? Ayan mga bro, mas maigi isagad nyo na sa doon kung maaari. Luwagan nyo sa kabila. Para may isagad nyo yan, siyempre luwagan nyo to. Luwagan natin. Gamit lang kayo mga bro ng size 12 back wrench. So yun mga bro, okay na. Doon naman tayo sa my front sprocket mga bro. So kung nakita nyo, meron tinanggal na yan yung lock dito sa unahan. Ito na yan mga bro, gamit lang kayo ng allen. Tapos meron pang dalawang allen yan mga bro. So tatanggalin din natin yan. Ayan, tanggalin natin. So ito mga bro yung engine sprocket nya. Okay pa naman siya. Pero one seat na natin papalitan yan. Pero pwede pa natin magamit yan eh. Hindi pa naman ganun kapangit eh. Kumpara mo naman dun sa may rear sprocket. Ayan mga bro. Diba? Antutulis na oh. Sagat talaga. Ngayon naman mga bro, ikakabit na natin yung engine sprocket nya. Ano rin yan mga bro? Stock pa rin yan. 428 15 teeth mga bro. So ikabit na natin. Ngayon naman mga bro, dahil nakabit na natin yung sprocket nya, kakabit naman natin yung kadena. So ayan mga bro, hanapin lang natin yung ano nya, kasi meron yung lock yan eh. So ito, tanggalin natin yan. So ayan, tapos tanggalin natin yung lock. Huwag yung wawala yun ito mga bro, kasi ito yung gagamitin natin. Ayan mga bro, kung nakita nyo, nalatag na natin yung kadena. Kadalasan mga bro, mahaba siya, pero sa Raider 150, sakto lang pala siya, oh. Walang kaduda-duda. Hindi na tayo, hindi na natin kailangan magputol mga bro. So, mas mabilis. So, tapos ilagay natin yung lock mga bro, pag nalagay nyo na. Yan, connecting lock ang tawag dyan mga bro. Tapos pwede na natin itong ibalik. Kung nakita nyo mga bro, nakabit na natin. Tapos yung kadena, nakaano yan. Ayan o, masyado siyang maluwag. Pero kaya nga sabi ko sa inyo kanina mga bro, itong axle nya, kailangan nandito sya. Diba, kasi dito na tayo mag-a-adjust na, para hindi na tayo magputol. So ngayon, adjust na natin. Pagkatapos nyo mga bro na maikabit, kung nakita nyo, nakabit na natin. Bago nyo higpitan mga bro yung bolt dito sa rear axle nya, sukatin nyo mga bro yung preplane ng kadena. Yung preplane nya dapat 15mm. Kailangan nyo ng roller. Pero kahit hindi na kayo mag roller mga bro, kaya nyo na yan. Basta mga bro naglalaro sya, hindi pwedeng mahigpit na mahigpit yan, kasi mapuputol yan. Yan. Tapos minsan mga bro nangyayari yan, diba maluwag halimbawa, tapos pag inikot nyo biglang ihigpit. Yan, ihigpit sya. So dapat lahat mga bro ng ano nya ikot, pare-parehas yan. Yan ang maganda. Pag minsan kasi mga bro nangyayari dyan, halimbawa maluwag,
Tapos pag dadaan dito, mahigpit siya. Ibig sabihin mga bro, tabingi yung axle mo. So kailangan yung i-align yan. Kung nakikita nyo, yan ang maganda mga bro. Ganito dapat ang laro niya. So naglalaro siya. Tapos pag nakuha nyo na mga bro yung ganitong setting, pwede nyo na siyang higpitan. Pwede na natin higpitan yan. Bago tayo magtapos mga bro, gagawin natin dito yung ginawa ko kanina mga bro. Diba nakita nyo kanina nung ginanito ko yung kadena niya, maingay. Ito mga bro, ayan o. Kahit yan o ganitohin mo yan, walang ingay yan. Gawa ng bago nga. Tapos yung roller niya mga bro, kapit na kapit yan. May mga roller kasi yan, ayan o. Yung malilit na yan, naikot yan. Habang umiikot yan, katagalan, naluwag yan. Pag masyado na maingay mga bro, ang possible niyan baka maputol. Ayan kung nakita nyo, wala. Tapos ayan, kung nakikita nyo mga bro, walang gap. Kahit yung ilalim, tapos yung ibaba, walang gap yan. Ganyan dapat. Ganyan mga bro, ganun lang po kasimple yung pagpapalit ng kadena, pagpapalit ng engine sprocket, pagpapalit ng rear sprocket.